Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Tokis Vlog. Tama po mga kababayan yung nabasa nyo sa ating title o dyan sa thumbnail na kung saan Sara Duterte versus Act, no? Na kung saan galit na galit po at umaalma ang Alliance of Concerned Teachers, Party List or Unions sa isang memorandum na inilabas ng Department of Education na kung saan ang secretary po ay ang current vice president po ng Pilipinas na si kagalang-galang Sara Duterte. Alam nyo naman siguro ang history niyang si VP Sara Duterte versus si Franz Castro o yung Alliance of Concerned Teachers Party List. Nagbabangayan po yan. Kasi sabi ng act through Franz Castro na kasapi ng Makabayan Black o yung Kaba Group dyan po sa lower house ng Kongreso ay niretag po daw sila ng VP Sara Duterte. Paano kayo naretag? Bakit almang-alma kayo sa retag? Meron bang susword na retag? Paulit-ulit natin sinasabi yan. Kayo lang po ang nagbigay ng term meaning na red tag eh. Kasi bakit? Cheap kayo, mumurahin kayo, wala kayong silbi, kaya nga red tag kayo. Di ba pag sinabing red tag o on sale, ibig ba sabihin ang prinsipyo nyo, for sale o on sale? Tanong lang po ah, yan po sa grupo ng Act Party List. No? Ni hindi nyo nga makondem ang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Hindi kayo makapagbigay ng inyong posisyon sa human rights ng mga sundalo o pulis o mga kababayan nating binabalahura o kinakatay ng mga teroristang grupo. Ang alam nyo lang, i-advance ang inyong advokasya na ano? Patalsikin ang gobyerno at kayo ang mamahala? No way, Jose. No way, Maria. F you ka, Franz Castro. So yan po, galit na galit, may historia sila. Dinimanda pa nga nila sa International Labor Organization ang Vice President Sara Duterte. Because of red tagging again. Yun lang. Nagdimanda, ILO. O bakit hindi nyo i-demanda sa korte natin? Bakit pupunta ng International Labor Organization? Bakit hindi nyo siya i-demanda sa DOLE? Department of Labor and Employment, bakit pupunta kayo sa international organization, no, para magpapansin? Yung po yan. Ngayon po, galit na galit sila dito, lalo na yung mga union na ang pangalan ay Alliance of Concerned Teachers. Pero yun yung union na, party list pa. Oh, di ba? Di ba, mga kababayan? Ang galing talaga gumawa ng pera nitong act na to, no? Ito po yung memorandum number 2023-01-5591 ng Department of Education's operations. Sabi po, to all regional directors, all school division superintendents from Attorney Rebse Escobedo, Undersecretary for Operations. No? Subject, request for submission of the list of Alliance of Concerned Teachers Union Affiliated Teachers who are availing of automatic payroll deduction system o yung tinatawag nilang APDS. So ibig po sabihin, no, ito po yung kinakaltas yung contribution ng mga teachers na kasapi po dito sa Alliance of Concerned Teachers Union, hindi po party list. O dalawa yun eh. Dalawang entity yun. Yung isa, party list representante nila sa Kongreso. Itong isa ay union nila. Union, no? Ibig sabihin, may benepisyo silang nakukuha dyan. Ano yun? Retirement. Pwede silang mag-loans. O whatever benefits of the union will be given to them. O kung ano yung benefits nila. This office respectfully requests the submission of the complete list of teachers affiliated with the Alliance of Concerned Teachers who are availing the department's automatic payroll deduction system.
The aforementioned data shall be submitted using a template which may be downloaded via this link. Mm-hmm. Further submissions must be sent to this office through email on or before June 21st. So, tapos na pula ito. At 5 p.m. All submissions must be consolidated at the regional level, verified, and signed by the regional director for compliance. Thank you very much. So, hindi naman po sinabi dito kung ano po yung purpose nung pagsasubmit ng mga regional directors nitong mga kasapi ng act union. Hindi po party list, ha? Union. Union sila. Parang yung labor union. Yan. Kung ano mang labor union meron kayo, KMU. Mga ganyan. Di po ba? Na naging mga welga. Pero inyo, union sila, nagwewelga sa gobyerno. Di ba dapat doon kayo magwelga sa union ninyo kung sa akin nagtatrabaho? Hindi, mga public teachers kami. Oh, ganun po ba? Oh, sige. Di ba? Oh, ngayon, inalmahan po yan ng act, hindi lang ng union, pati kasama na dyan si Franz Castro. Oo, tingnan nyo po yung mga report, no? Si Castro, ang pakialamero dyan. Ano po ang sabi ng ACT o yung Alliance of Concerned Teachers? Dito po sa ulat ng PhilStar Global, sabi dito, ACT stresses DepEd memo compromises safety, privacy of teachers. Ayan, ay bawal pala yon. Bawal nyo palang malaman kayo dyan sa DepEd kung sino yung membro ng Alliance of Concerned Teachers Union. Ah, nakakaano po yan. Nakaka-stress sa kanila. It compromises their safety, the privacy. Okay, given. No? Lahat po, kunin na ninyo. Lahat ng rights ng freedom, kunin na ninyo. No? So, sabi nila dito, the Alliance of Concerned Teachers condemn Sunday, the memorandum ordering a list of educators affiliated with the country's largest teachers group is stressing their infringes on members' basic rights and freedoms. Diba? Ang gagaling, no? Rights and freedoms. Sinabi natin yan, eh. Yan po ang laging gagamitin. You infringe my freedom and my rights. Ididimanda ko kayo. Yan. The Department of Education Operations, yung po, binasa natin kanina. Ito, sabi nila, such acts and measures seek to stigmatize. Naku, stigmatize, eh, no? Grabe namang word ito. Acts work, repress its advocacies, and restrict civic space from teachers and education workers who are critical of the government. Ayan. Act added, it has all the reasons to ring the alarm, for there is no guarantee that such documents will not be used against Act and its members, knowing that the current Secretary and Vice President Duterte is engaged in relentless and malicious red tagging of ACT. O, ayan. May katwiram naman sila. Kasi nga po, ang ating BP ay nagsalita, no, ng, alam nyo na, ACT party list. Hindi naman niya sinabing ACT union, eh. Diba? O, kayo ba, ACT union ay affiliated sa ACT party list. Di po ba? O talagang ikinakabit nyo na lang yung sarili nyo dyan? Iba yung kinakatakot ninyo. Anong gagawin sa inyo? Ilalabas ba yung dokumento na yan? Isa sa publiko ba yan ng DepEd? Noon ang hihingi ng operations si attorney, anong pangalan nito? Escobedo? Eh, bakit nyo binabakbakan si BP Sara? Eh, ang nanghihingi naman pala ay operations. Direkta bang sinabi yan ng Secretary ng Education? Di po ba? Hindi naman nabanggit dito. Pero, kinokonnect nyo na kaagad kay BP Sara. Ayun po yung take ko, no? So, dito, natatakot po sila. Which is my katwiran. Kasi red tag sila, eh. Kung ina-affiliate nila yung sarili nila sa party list. Di po ba? Tama, mali. So, palagay nyo ba, ipupubliko yan, yung pangalan ninyo? At ano ang gagawin sa inyo? Ano kinakatakot nyo? Kung wala namang kayong ginagawang mali,
Yes, rights nyo po ang kumalaban sa gobyerno, yung ipakita ang inyong hindi pagkagusto sa gobyerno. Huwag lang kayong hahawak ng armas. Pag humawak na kayo ng armas, ibang usapan na yan. Illegal na po yan. Kaya nga po mga kababayan, tama po yung sinabi nung isang kasama nating vlogger. Hindi sila mahuhuli. Hanggat dyan lang sila, yung pag-ganun-ganun lang, welga-welga. Pwede silang hulihin pag sila po ay humawak na ng armas. Iba na pong usapan yun. Kaya ito, mahuhusay po ito sa mga legal. Marami pong legal luminary sila dyan. Prank nga sila, prank sila ng mga ano, teroristang grupo. Ayan. Duterte previously accused act of supporting the communist insurgency. Yan po kasi. Dyan sila natatakot. Kasi nga nired tag sila ni VP Sara Duterte. Na, hindi naman si Sara Duterte ang nanghingi pala nung listahan. Si Attorney Escobedo, para po malaman kung sino yung mga nagko-contribute, yung nag-automatic deduction. Siguro, hindi naman ito i-request ng operations kung walang nagreklamo. At ginagamit nyo pa yung sistema ng DepEd. O di sana, kayo dyan, sa Act Union, eh kayo na lang po ang mangolekta. Huwag na kayong gumamit ng sistema ng DepEd. Since mga miyembro nun naman yan. Huwag nang magpag-automatic deductions. Kung ako dito sa FDepEd, lahat ng kasapin ng union na ito, no? Eh huwag po kayong gumamit ng APDS ng DepEd. Kayo na po ang direktang mag-submit ng inyong contribution or let the representative of such union na sila na ang mangolekta. Kasi kinakalaban nyo naman ng DepEd eh. Tapos gagamitin nyo pala ang isang sistema nila para makakolekta ng ano, ng pera sa mga inyong mga members. 'Di ba? Eh sinong manggagamit? Eh di kayo. Tapos takot-takot kayo. O ano ba ang purpose ni Mr. Escobedo? Hindi po sinabi dito. So, yan po ang kinakatakot. Red tagging, profiling, kaya natatakot po ang mga members. Yung safety nila eh ano daw po, nako-compromise. Ngayon, ano po ang sabi ng DepEd dyan? Binalikan po sila ng DepEd. Ito po sabi, kinuha ko po to sa DepEd official Facebook page. This statement is used to correct the wrong information and lies deliberately fed by ACT teachers to the public on the Department Education Automatic Payroll Deduction System. The allegations that the memorandum was intended to profile the members of ACT Union as part of the supposed government anti-insurgency campaign is patently absurd, distorted, and follow no logic. Correct. Nagre-react lang po sila violently. Yun po yun. Walang katotohanan na pinoprofile sila. Gusto lang malaman kung sino yung mga nagko-contribute, kung tama siguro yung contribution, at kung tama rin na ina ibibigay sa union. Kung ayaw po ninyo union na malaman kung sino yung nagko-contribute, eh huwag na kayong gumamit ng APDS ng Department of Education. Kaya talaga, oh. O ano pa ang sinunod na hakbang ng ano dyan? No, talagang mainit po sila. Sila na ang kumuda ng kumuda. Kita niyo mga bunganga nitong mga to. Talagang mga utak, ano, aktivista. Pasaway. Ito sabi, oh, House urged to condemn DepEd's profiling of ACT members in payroll system. Inuudyokan po nila, no, ang Congress na i-condemn daw po. Ito po, oh, House Resolution 1095. Filed by Makabayan lawmakers described DepEd's memorandum ordering the identification of ACT-affiliated teachers as a profiling operation that violates the constitutionally guaranteed rights to free expression, association, and privacy of public teachers. O ayan, pumunta, inakyat na po nila sa Kongreso. No? Nag-file na po sila. Ang gusto yata, aksyonan ni Speaker Romualdez. Kasi ano? Siguro, iniisip nila, kakampihan sila ni Speaker. Kasi nga, di ba, may sigalot si VP Sara at si Speaker. Good luck. Siguro, kung ganun kababaw mag-isip si Speaker, eh kakagatin niya ito. Pogi point sa kanya yan, pero I don't think so. Ha? Akin lang po yun. Hindi po ganun kababaw mag-isip ang butihing Speaker.
titimbang at titimbang po yan. No? Eto pa, mga kababayan. Sa balita po ng ano, eto, sa ABS-CBN, mainit ito. Act to file another ILO complaint over DepEd profiling memo. Iaakyat daw po nila sa International Labor Organization. Visit? Hindi mo na iakyat sa Supreme Court? O sa anong korte sa atin? Takbo ka agad sa International Labor Organization? O di kaya sa DOLE? Tingnan nyo ang kalokohan nila. Talagang nagpapapansin po. Yan ang mga gawa ng mga hindot na ito. No? Iaakyat nila. Kasi nga daw po, profiling ka agad. Eh wala naman sinabi doon ng DepEd. Kita nyo ang utak nila, no? Talagang nagpapaawa. Yan sila. Para lang makabatikos. Para lang po tuloy ang kanilang away ng DepEd Secretary. Yan po yan. Sa anong udyok? Udyok ng mga makakaliwang grupo. At kayo naman sa DepEd, dapat hindi na kayo nagbigay pa ng memo. Dapat ang ginawa na lang ninyo, siguro kung ayaw nyo sila, no, sinabi nyo sa payroll na yung mga nagpapa-deduct ng union, kasi may union code yan eh. Ako po, galing ako sa payroll eh. Alam po namin yan, anong code ng ganito? O ito yan. O ditong ano yan, union. O ano yan, healthcare. O ano yan, SS. O ano yan, federal tax. Alam po yan, by code yan eh. O kung makita mong code na to, yun, member na siya. Nagko-contribute siya. You don't have to make a memorandum. Ikaw naman kasi dyan, Attorney Escobedo, kung may problema, internal nyo na lang po yan. Yun lang ang problema sa DepEd. Kaya ngayon, ano? Kung ano-ano ng kaso ang pinag-aano sa inyo, no? Pwede namang internal na lang. Ginawan mo pa ng memo, nang hingi ka pa ng memo. Eh, alam mo naman tong mga grupong ito, no? Daig pa ang talakitok ng mga yan. Sobra yan, pag kinanti mo, walang tigil yan. Feeling nila entitled sila sa lahat ng bagay because they have this constitutional rights and freedom. Wala po yata ang gobyerno sa kanila. Sila ang gobyerno. Yun ang hindi mo naisip, Attorney Escobedo eh. Ngayon, nadamay pa ang Sara Duterte. Kasi siya ang head dyan. O, di ba? Siguro, alam mo naman ang history yan. O, baka ikaw ang nag-trigger talaga niyan. Di ba? Hindi mo ba inisip? Na lalo mong pinapalala ang problema? O, ayun, nagdemanda ulit sila sa ILO. Sinong titirahin? Sara Duterte. Ikaw ba, Escobedo? Escobedo, sorry naman. Attorney Escobedo, ikaw ba? Hindi. Si Sara Duterte ang napupulaan, hindi ikaw. Ikaw ang gumawa ng memo eh. 'Di ba? Basahin niyo po, 'di ba? Oh, sinong natitira ngayon? Edi yung leader ninyo, si Sara Duterte. Palagay niyo ba mag-backdown diyan si Sara Duterte? Hindi. Edi laban ko laban, 'di ba? Dali-dali problema niya, tingnan mo na lang doon, oh. Doon sa hingi ka sa payroll department, paki-print nga ito, itong code na to, sino yung mga nandito. Oh, magkano contribution? Oh, internal, kausapin yung act union. Ganun lang. Ikaw, attorney, sa kayong union representative, mag-usap kayo. Eh, hindi nangyari, naglabas ka pa ng memo, damay ang BP. Oh, ikaw ba puputukan? Hindi. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.